Kajinso, mayong buntag sa kanin. Mayong buntag, magkasi karoon, mapakawal sa akong manok mga kajinso. Muna niya kadaghan na, 4 months ago, parang nilabay. 4 months ago. Ito na ang aking mga manok ngayon mga kajinso. Tingnan natin kung ano na kadami. So, pinakain ko lang ito ng maus at saka lubi. Nyug. Yung nyug na ito ang pinakain ko. Para hindi masyado gasto mga kasinso. Ito lang. At saka purga din ito mga kasinso. Purga din ito. Tingnan nyo. Ito na. Ito lang ipakain ko mga kasinso. Purga din ito. Ngayon, mga kasinso, pakainin mo natin ito mga kasinso. So, tingnan natin kung gaano nakalaki o karami. Ano naman ang pakter for months mga kasinso. Ito na mga kasinso. Oops, tingnan nyo. Yan na sila mga kasinso. Marami na. Marami na. Habang tayo walay baboy mga kasinso, dito muna tayo. Ito na sila mga kasinso. Wala pang baboy kayo mga kasinso eh. Hindi pa nagbigay yung province. Hindi talaga ako mag-alaga ng baboy kung walang signal sa dito mga kasinso. Kasi pag mag-alaga ka ng baboy, baka hindi tayo bigyan yung mga promises nila. Hindi tayo mabigyan. So, tipot muna tayo. Ito na sila ngayon. Ito na. Ito na mga manok kumanta sinso. At ito, bigyan muna natin yung pabo natin dito. Nandito ang pabo ko. So. Yan, pabo. Ang lubi mga kasinso, yung mel na kapal sa amin, ito ang mabisang gamot para sa dito. Bigyan mo lang ng ano sila, karami na mga kasinso. Meron na. Ang sapal ng kuwal ng mel, yan ang mabisang pampurga din yan mga kasinso. Once a month, magbigay tayo ng sapal ng nyug, yung sa Tagalog yung sapal, yung coframil. Yan ang mabisang pampurga ng manok. Kagaya nito, rinse ng manok natin, pakainin natin once a month ng, or twice a month ng bitang ng nyug. Pagiro, oh, marami na itong nyug dito. Wala na kundi mas nyug. Wala na tayong pagbubili na basta ganito kasi pinakain ko na ito ng nyug. Ng nyug. Dami sila. Dami na sila mga kasinso. Pwede na tayo magkatay mga kasinso ito. Katay. Ang sapal pala mga kasinso ng lubi ng nyug, yan ang mabisang gamot para sa pangkog. Hindi na kailangan tayo gumastos mga kasinso. Yan ang ating gawain habang tayo ay maggata ng ating gulay. Ihipo natin yan at ipakain natin sa ating mga manok. Yan ang mabisang pampurga ng ating mga manok mga kasinso. So far mga kasinso ngayon, manok muna tayo. Wala pang go signal siguro, next month siguro, magpaka magbigay na sila ng promises nila, yung mga alagang baboy. Alaga, 6 yun ang ibigay sa akin, at isang boar, at isang baka din, baka wala yun.
Pero pinaluap ko doon sa province. Sabi nila, nandyan daw. Kahapon, binigyan kami ng asista naman sa servisyong tupad sa Duli, no? 3,520. So, nakuha na namin. Additional yun. Tulong para sa kuna ng mga baboy. So, sa ngayon, kuha mo na tayo. Stipot na tayo. Itong lahat ito na, disinfect na ito mga kasinso. Disinfected na itong mga baboy. Ready na ito para lagyan ng mga baboy. Baka sakaling mabigyan tayo. Pag hindi ako mabigyan mga kasinso, hindi talaga ako maglaga ng baboy. Ngayon ha, walang baboy ngayon mga kasinso. Tingnan ninyo. Walang baboy ngayon mga kasinso. Yung taga-jinsan dito nag-deliver sa ano. Paano na yan? So mayroon mang ula na matay ng mga baboy patining. Mayroong 8 na ibinta na sana. Ang kuha nila mga kasi 140 lang. Hindi pa sila magkuha kasi sabi nila ang jinsan daw nag-deliver daw ng baboy dito sa amin. Ano yan? So i-confirm ko ba kung totoo ba yan mga kasinso? Kasi kung ganyan mga kasinso, wala. Wala talagang, hindi sa amin, dito sa amin, hindi mabuti yung mag-alaga ko ng baboy. Kahit yun, walang baboy, barato pa rin ang baboy. Amin eh. Kasi sa ibang lugar, nandito na sila. Sobra ibang supply. Wala kayong magawa mga kasinso. So mga kasinso, sa sunod talakayin ko yan mga kasinso, kung ano nangyari sa, kung anong nangyari. Oh? Ito, ready na sa akin, mga kasinso, yung baboy na lang yung hinintay ko. Okay, yan ang po mga kasinso. Thank you. I-update ko sa inyo kung anong nangyari dito, bakit barato pa rin ang ating baboy. Okay? Thank you mga kasinso. Salamat po. Ante yung mga kanunay.